Hello everyone! Kalahating cup po ng rice flour. Lagyan po natin ng 2 cup na tubig, pero dahan-dahan lamang po natin siyang ilalagay habang sinasabayan po natin ng paghalo. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera ng Idelma's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back! Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Lulutuin lang po natin ito hanggang sa maging sticky. Ito po ang sekreto para sa masarap na putong bigas. Kaya kung ang gagawin nyo po ay putong bigas, lagyan nyo po ng ganitong mixture. Ang paghalo po natin ay tuloy-tuloy lang hanggang sa maluto para po maganda at pantay na pantay ang pagkakaluto nitong ating mixture. At kapag ganito na, ay pwede na po ito. Palamigin na lang po natin sa isang bowl. Ngayon naman, ay lagyan natin ng asukal itong ating rice flour. Samahan na rin po natin ng yeast. 1 tablespoon lang po na yeast ang ating kailangan dito. At syempre, lalagyan din po natin ng baking powder. 1 tablespoon po ng baking powder ang ating ilalagay. At haluin lang po natin para magsama-sama ang mga dry ingredients. At gata naman po ang ating liquid ingredients. Ang kailangan po natin dito ay 2.5 cup ng gata. Pakunti-kunti lang po ang ating paglalagay habang hinahalo para po hindi bigla at hindi magbubuo-buo itong ating mga dry ingredients. At announcement po, ang ating Supporters Day ay sa September 5, 10 AM Pinas Time. Live po tayo niyan. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa ating sponsor, Pau Branded Shop. Napakaraming matutulungan nitong ating mga ipaparapol na ito. Napakarami nating mapapasayang tao dito sa parapol natin na inusponsoran nga ni Pau Branded Shop. Thank you so much, Pau Branded Shop. At ngayon naman ay ilagay na po natin itong ating flour mixture. So, ilagay lang po natin ng pakonti-konti din. I-divide po natin sa 3 and then sabay halo po hanggang sa sumama dito sa ating puto mixture. So, yan po talaga yung isang sekreto sa ating masarap na puto. At para naman po sa mga gusto rin pong makatulong or makapagbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan kaysa sa atin, open po ang Idelma's Kitchen para sa sponsorship. Dahil po yung konting tulong na inaibibigay natin sa kanila ay napakalaking bagay po at napakalaking kasiyahan ang ating naisishare sa kanilang buhay. Kaya naman, welcome na welcome po kayo dito sa Idelma's Kitchen. At walang katapusang pasasalamat din po sa mga followers ng Idelma's Kitchen dahil kung wala po kayo, hindi ko po kakayaning mag-isa ang makapagbigay ng konting tulong sa ating ibang kababayan. Maraming maraming salamat po at sana po keep supporting para mas marami rin po tayong masuportahang iba. At ngayon naman, ay ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo nito hanggang sa maging smooth. Napakaganda po ng itsura. Talaga namang makikita nyo na kinis siya, pero mixture pa lang. So, ayan. At yung amoy po, talagang nangingibabaw na yung amoy ng gata at saka ng yeast. Kaya, imagine ninyo pa lang, hilaw pa lang ganito, naaamoy na natin kung gaano kabango, much more pa kaya po kapag naluto. So, ayan, kapag ganito na, ay atin naman pong tatakpan muna at ire-rest muna natin ng mga isang oras. Pagkatapos po ng isang oras, ay eto na ang ating puto mixture. At atin muna po ulit haluin. Pwede po tayong gumamit ng wire whisk at pwede rin naman po na kahit sandok lamang. Ngayon naman, ang ginawa ko, isinhalin ko po siya dito sa isang measuring cup kasi may, parang pitchel. So, mas komportable po akong gamitin ito kapag inilagay ko or itinransfer sa ating mga puto molder. So, kung meron po kayong ganito or sa pitchel, pwede po natin gamitin. Ayan, at ito na ang ating mga naka-ready na puto molder. Ilagay lang po natin ng huwag masyadong puno para hindi naman po aapaw.
Bali, may allowance po na konti. So, ayan, ipagpatuloy lang po natin ang paglalagay hanggang sa matapos. Bali, nakagawa po ako dito ng 60 pieces. Ang size po nitong aking molder na ginamit ay medium size. At ito na, ready na po nating i-steam itong ating puto mixture or ating putong bigas mixture. Pero dapat magpakulo muna po tayo ng tubig sa ating steamer. So, ayan, ang isa pa rin pong kailangan natin sa puto, kailangan ang ating tubig po ay kulong-kulo. Huwag po nating ilalagay ang ating puto, huwag po nating isasalang nang hindi po masyadong kulong-kulo yung tubig. Takpan lang po at lutuin ng 20 minutes. Napakabilis lang pong lutuin. Ayan, at after 20 minutes po, ito na ang ating mabango at siguradong masarap na putong bigas. At ngayon naman ay atin muna pong papalamigin bago natin tanggalin dito sa ating mga molder. So, ayan, meron po ako nakaready dito na dahon ng saging. Mas maganda po na ilagay natin sa dahon ng saging itong ating putong bigas dahil nakakapagpadagdag po ito ng lasa. So, ayan, salansan lang po natin dyan. At ito pa po yung isang tip kapag maganda po yung pagkaluto ng puto, hindi po siya dumidikit sa molder. So, katulad ng ginawa ko, i-press nyo po ng konti at kapag kumawang yung puto, ibig sabihin yan, maganda ang inyong pagkakaluto. So, ayan na po, kaya naman, ito na ang ating masarap na putong bigas at talaga namang yung amoy niya. Nakakagutom, kaya mag-ready na po kayo ng kape. Isang tip na naman na pang business idea, murang pang merienda, ang ating putong bigas. So ayan, konti lang po yung mga ingredients. Pero yummy, sasarap. At ito yung loob niya. Talaga pong makikita nyo kung gaano kalambot itong ating puto. So ayan, kaya naman, maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.